sa ginawa daw ni Martin Romualdez, nasira daw si Sara. Hinayaan daw na ng mga kakampi ni Martin Romualdez na mga kongresista na hindi idepensa si Sara. Yan yung mga nakaraang araw. Pero ngayon naman, ang napapansin na naman nila, kahit daw si Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas, na katandem ng vice-presidente, ay tahimik. Kapansin-pansin daw na ang pananahimik at hindi pagdepensa ni Marcos Jr. sa kanyang katandem na si Sara Duterte. Yan yung napapansin ng marami. Tulad nitong isang di umano'y political analyst. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay Speaker na itigil nyo na yan. Mm-hmm. And we know presidents do that. Mm-hmm. I mean, FBR to Speaker Joe, di ba? To Speaker Belmonte. I mean, they get things done. Itigil mm-hmm. na yan. But we don't see that. Yan si Malo Tikia, political analyst. Ang sabi niya, pwede namang sabihan ng presidente si Romualdez eh. Itigil nyo na yan. Ibig sabihin, ipatigil na sa mga kongresista na kaalyado nila sa Kamara ang pagbusisi tungkol sa confidential funds ni Sara. Pwede daw yan gawin ng presidente, sabi nito ni Tikia. Pwedeng sabihan ni Marcos Jr., si Martin Romualdez, na itigil nyo na yan. Nasisira na si Sara. Pero hindi raw yan ginagawa ni Marcos Jr. Yun daw, yun ang obserbasyon nito. Oh. Ang sabi kasi nito ni Malo Tikia, ano daw, si Sara Duterte daw, pinagtatanggol si Marcos Jr. Kapag mayroon daw, marami daw issues na sirang-sira na ang presidente, si Sara Duterte daw laging nagsasabi, suportahan natin ang presidente. Kumbaga, ang sinasabi nitong political analyst na to, dapat ganun din sana ang ginagawa ni Marcos kay Sara Duterte. Na kapag ganito na naiipit din si Sara, sirang-sira na o nasisira na, dapat on the rescue ang presidente kasi magkakampi sila. Katulad din daw nung ginagawa ni Sara pag si Marcos Jr. ay ano, pag ang presidente ay nalalagay sa alanganin. Kaagad-agad daw nagpapahayag ang vice-presidente na nandun pa rin ang tiwala niya sa presidente. Ang problema kasi sa mga ganito, itong mga political analyst na to, kahit pala mali ipagtatanggol mo, ganun pala yun. Kahit mali ipagtatanggol mo, dapat ididipinsa mo kung vice-presidente ka, ididipinsa mo ang presidente dahil sa tingin mo tama ang ginagawa ng presidente. Kung mali, bakit mo ididipinsa? Sa pareho din, kung tama ang ginagawa ng vice-presidente, ididipinsa mo sa mga atake. Pero kung sa tingin mo, problema yung pinasukan ng vice-presidente, bakit mo pa ididipensa? Alam mo nang mali. Yan yung problema nila eh. Gumagawa sila ng problema, bumukol yung kanilang pagkagarapal sa pundo ng bayan, tapos ngayon, nagre-reklamo sila na hindi sila dinidepensa. Yan ang problema ni Sara. Nung nagsisimula pa lang yung issue na yan, hindi pa yan mainit masyado. Si Lucas Bersamina nga, dating Chief Justice, Executive Secretary na ngayon, ang una kaagad nagdepensa, di ba? Sabi ni Lucas Bersamin, wala namang masama doon sa pag-release. Legal yon, constitutional yon. Kasi may mga bagong programa ang presidente, ay ang vice-presidente. At humingi siya ng suporta sa presidente, kaya sinuportahan ng presidente, binigyan ng pondo. O yun yung paliwanag ni Lucas Bersamin. Pinagtanggol niya yan sa simula eh. Siyempre, inaasahan niya na dahil siya ay dating Chief Justice, papakinggan ang paliwanag niya. Sabi niya, legal yon, wala namang illegal doon sa pag-transfer ng pondo galing sa Office of the President to the Vice President. Kasi, yun daw trinansfer na yun na pondo galing sa Office of the President para i-finance ang mga bagong programs and projects ng Vice President. So, yun yung paliwanag ni Bersamin. Kaya ibig sabihin, sa simula, tumulong naman ang Malacanang sa simula eh. Kaya lang hindi na pahupa ang taong bayan. Sa pangunguna ng Makabayan Block, hindi na pahupa eh. Kasi ang paliwanag na yun ni Lucas Bersamin na mayroon daw mga bagong programa si Sara Duterte
new projects and programs, hindi pwede yun eh. Kasi kung magta-transfer ka ng pondo galing sa Office of the President papunta sa Vice President, ang tawag doon, augmentation. Augmentation, yun yung pinapaliwanag ni dating Senate President Drilon at ni dating Senate President Coco Pimentel. Yun din ang pinaliwanag ni ni Edsel Lagman, ni Congressman Edsel Lagman, na ang ginawa na yon augmentation. Pero makakapag-augment ka hindi sa new programs and projects. Hindi pwede kasing punduhan yung new programs and projects, hintayin mo yung susunod na budget. Oh. Kaya mali yung argumento ni ni Lucas Bersamin. Ang argumento ni Lucas Bersamin nung simula, para lang talaga pagtakpan, para idepensa sa ang ginawa nila, trinansfer yung pondo ng Office of the President to the Office of the Vice President. Ang paliwanag ni Lucas Bersamin, may mga bagong programa in programs and projects ang Vice President. Nakita naman ng presidente na magaganda yung new programs and projects niya. So, susuportahan ng presidente. Kaya trinansfer ng pondo. Pero hindi nga yung pwede kasi augmentation yun eh. Ang augmentation, ibig sabihin may existing ng allocation, kulang lang. Kaya in-augment mula sa savings from the same department. O, yun ang konsepto ng augmentation. Kaya nga augmentation, ibig sabihin dadagdagan mo, augment. Ang problema nga, ang augmentation, pwede lang yun kung may existing item, kulang, mayroon din namang savings on the same department, i-augment niya. So ngayon, inamin mismo ni Lucas Bersamin, new programs and projects, tapos kinomentaryuhan siya, hindi pwede yung new programs and projects, na nahimik na si Lucas Bersamin, na nahimik na. Sumunod na naman nagsalita si Amina, yung budget secretary, yung DBM, Department of Budget and Management Secretary, si Amina Pangandaman. O, pinagtanggol na naman. O, sa bandang huli, napapahiya yung palasyo, napapasubo. Hindi talaga nila kayang dipensahan. Kaya nung mga sumunod, wala na. Nanahimik na yung Malacanang. Lalo na, nung nagkaroon ng pagdinig sa Kamara at sa Senado, lalo na sa Senado, inamin na mismo ni Sara kung ano talagang nangyari na mayroon ngang nirelease sa kanya. Kaya lang, hindi naman pinapaliwanag kasi ni Sara. Ano ba talaga yung pinagkagastusan niya? Basta sinabi niya lang, confidential funds. Confidential expenses daw. Dapat sa ganitong sitwasyon, na masyado ng kontrobersyal, kung ikaw ay Vice President at sa tingin mo wala namang problema, i-waive mo pa nga yung confidentiality ng paggastos mo eh. Oh? Kung talagang gusto ni Sara Duterte, i-clear ang sarili niya. Sasabihin niya, ang totoo, hindi ko dapat sabihin kung ano yung pinagkagastusan kasi confidential nga yun eh. Pero for the sake lang, na malinis talaga yan, issue na yan, kasi wala akong nakikitang mali sa mga pinagkagastusan ko, i-waive ko yung confidentiality ng mga expenses na yon. Oh, nandyan sa kuwa, ako mismo sinasabi ko, pabuksan sa kuwa, ibigay. Ano ba yung itemized na expenses niyan? Oh, kasi wala akong pinagkagastusan dyan na mali. Ang problema, hindi naman ginagawa ni Sara yun. Hindi niya naman linalabas. Anong sabi ni Larissa Honteveros? Ipakita mo na lang kasi kung anong ginastusan mo. Ay, hindi niya naman ginagawa. Tapos ini-expect niya, ididepensa siya ng Malacanang. Ididepensa siya ng Kamara. O ngayong hindi siya dinidepensa, nagagalit ang kampo nila Sara, yung mga DDS. Traitor daw sila Marcos Jr. Ako hindi ko kinakampihan dito sila Marcos Jr. Ha? Sila Romualdez, hindi ako umakampi dyan. Kaya lang, dinidiscuss lang natin kung anong nangyari. Pag tiningnan mo yung concert sa Malacanang para sa mga teachers, magkatabi sila pero yung reaction, makikita mo iba na yung reaction eh. Hindi dati yung nagpapaluan, nagkukulitan. Oo, di ba? So sabi ko nakakalungkot dahil malaki rin naman ang sinakripisyo ng pamilyang Duterte para sa Marcos. Sabi ni Malo Tikia, wala na yung unity team. May lamat na ang pagsasama nila. Totoo yan. Lalo ngayon. Tama naman si Risa Honteveros. Sabi ni Risa Honteveros, wala na kasing marami pang mga patutsada, sagutin na lang. Tapos ngayon, lahat na inaaway ni Sara Duterte, unang kampo ng DDS.
Oh, pati yung samahan nila ng UNITIBS, oh, pati yung samahan nila, sinisira na nila ngayon. Nasisira na, may lamat na, tulad ng sinabi ni ano, tulad ng sinabi ni Tikiya. Yung UNITIM, wala na yon, may lamat na yan. Yung sinabi ni Edsel Agman, ito talagang si Edsel Agman. Ha? Sabi ni Edsel Agman, yung desisyon ng Kamara, ng House Leaders, na yung budget, yung confidential funds ng mga civilian agencies na wala namang mandate sa national security, i-transfer na sa mga agencies na may mandate talaga sa national security. May basbas daw yon ni Romualdez, sabi nito ni Congressman Edsel Agman. Sa totoo lang, tama naman yung ganung desisyon eh. Bakit kasi yung mga ahensya na yan, tulad ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati nga MMDA, ang laki na rin ang budget sa confidential funds, pati di DICT, 300 million na ang gustong confidential funds. Oh, hindi naman sila involved sa national security. Yung mga ahensya ay yung mga opisina, departamento, ahensya na mayroon talagang mandate sa national security, tulad ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, tulad ng National Security Council, tulad ng Coast Guard, kasi may trabaho sila sa West Philippine Sea, Philippine Navy. Yun ang dapat dinadagdagan ng budget sa confidential funds. Sila talaga yung dapat binibigyan ng confidential funds kasi national security ang trabaho nila. Ngayon, pinipilit na lang itong iba, sasabihin naman nila, hindi, mayroon din kaming mandate sa national security. Pilit na lang yun eh. Gusto lang talaga nila magkaroon ng confidential funds eh. Oh, tapos sasabihin nila, mayroon kaming mandate. Yung mga paliwanag niya ni Sara Duterte paulit-ulit, education and national security are intertwined. Wow, pilit naman yun eh. Pilit. Okay, so anong nangyari na ngayon, mga kabunyog? Sinisisi na nila si Marcos Jr. Ako, sabi ko, hindi natin pinagtatanggol si Marcos Jr. Pero itong problema ni Sara na pinasukan at lahat na lang nila sinisisi, si Martin Romualdez, ang mga kaliwang grupo, ang oposisyon, si Rarisa, tapos ngayon pati si Marcos Jr., kalaban na nila dahil daw pinagkakaisahan si Sara Duterte, ay, lalo lang silang ma-isolate eh. Ha? Hindi naman sila Martin Romualdez ang ayaw sa confidential funds. Hindi naman yan ayaw sa confidential funds. Kaya lang, napipilitan na ngayon sila Martin Romualdez na i-realign kasi mainit na ang taong bayan sa confidential funds doon sa mga ahensyang pilit ang pagkakaroon ng confidential funds. Yan yung issue dyan eh.